Ayan po, yung ating saging. Kaya gawa niyong paraan ang inyong maruya kahit wala tayong sabang saging. Islice lang natin ang aking maruya. Tara, 1, 2, 1, 2, 3, tikim! Sarap! Yummy-yummy! Hello mga Morenang tahanan! Welcome again to my cooking time! Ang ating recipe ngayon, dahil may bisita akong dalawang dalaging ding, dahil sabi niya, gumawa raw ako ng maruya. Ayan, kahit wala po tayong sabang saging, pwede tayong gumamit ng sweet na banana sa ating maruya. Pero huwag muna yung hinog na masyado. Kaya ito ay medyo nagigreen pa siya, medyo matigas pa. Pwede nating ilagay sa ating maruya. Gawa natin ng paraan parang mayroon tayong mapa-snack sa aking dalawang dalaging ding na bisita. Ito naman yung ating all-purpose flour na gagamitin. Mayroon tayong itlog. Ayan ang aking baking powder. Mayroon tayong sugar. Ito naman yun ay powder milk na gagamitin natin. At mayroon po tayong tubig para i-mix natin. Ayan, samahan niyo po ako ngayon sa paggawa natin ng ating maruya. Start na po tayo. Una, ilalagay ko muna itong ating flour. Ito po ay 2 cup na flour. Dahil marami daw, hanggang daw babaon nila sa bahay. Dahil favorite nila ang maruya. Dahil hindi naman sila nakakatikim dito dahil nasa ibang bansa po kami. Next, ilalagay po natin ang ating gatas. Depende po, pwede kayong gumamit ng pressed milk at ibuck milk. Kaya lang meron akong powder milk na ginagamit. Ayan. Pwede kayong gumamit ng white sugar. Kaya lang mas gusto ko yung brown sugar. Ayan po. Atin munang imimix. Mix muna natin. Lagyan natin ang baking powder. Mix natin. Ayan. Gawaan natin ng paraan ang pagluto natin ng meriendahan natin. Wala man dito sa aming sabang saging. Kaya yung ating sweet banana ang gagamitin. Ayan. Lalagyan muna natin ng tubig bago natin lalagay yung ating itlog. Try natin. Depende po kung gaano karami ang inyong lulutuin. Kayo na po mag-estimate ng inyong tubig. Ayan. I-mix na natin ang itlog. Add pa natin ng 1/2 glass na water. Ang ating saging dahil ilalagay po natin dyan. Ayan po yung ating saging. Kaya gawa niyong paraan ang inyong maruya kahit wala tayong sabang saging. Islice lang natin ng pahaba. Ayan, pinag-apat ko lang po.
Muna siya. Ayan, imbis na natin, parang atin na pong ipa-fry. Ayan na po yung ating saging. Isubukan nyo po itong gawin. Kahit wala po kayong sabang saging, pwedeng-pwede po ito. Basta wag lang masyadong hinog na hinog. Ayan, mag-start na po tayo. Ipa-fry na natin. Ayan, okay na siya. Ayan. Ayan, mga mamsi ng tahanan, mga manay ng tahanan, mag-umpisa na tayong lutuin natin ang ating maruya. Napakasimpleng maruya lang po yon para po sa aking dalawang chikiting na bisita na gusto nilang kumain ng ganyan. Kaya wala kasi po ko yung steak para ituhog ko yung banana. Kaya minix ko na lang sa flour. Ayan na po ang ating maruyang napakasimple. Ayan na po, luto na ang ating maruya. Samahan niyo ako sa pagtikim nito. Kasama ko ang dalawang chikiting na gustong-gusto nila ang napakasimple lang na luto ng maruya. At pwede ninyo po itong gawin sa inyong ding mga anak. Kung anong mayroon lang na sangkap, nandyan po sa inyong kusina para hindi na tayo bibili. Pwede ninyo rin gawin ang sweet na banana kahit wala tayong sabang banana. Ayan na po. Tara, pakaluto nito. Samahan niyo ako sa pagtikim ng mga maruya ko. Eto na po yung niluto namin na maruya. Eto yung dalawang bisita ko na favorite nila yon. Kaya ginawaan ko ng paraan na makatikim sila ng maruya. Ayan, titikman nila ang aking niluto. Bibigyan ko sila ng tag-iisa. Malalaki ang pakaluto namin ng aming maruya. Dahil malalaki din ang pakahiwa ko ng saging. Ayan. Eto yung sayo. Eto naman yung sayo. Ayan, magtikim ka dyan. At eto din yung sa akin. Ayan, ang aking maruya. Tara, 1, 2, 3, tikim. Sarap! Yummy, yummy! Okay siya. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-share and share sa inyong mga kaibigan ng aking mga video. At maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panunood. At huwag mong kakalimutan uli ang mag-subscribe. Pakiclick lang po ang bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang video. See you again my next video. God bless you all. Bye-bye! Say bye-bye!